washing machine. Oh my God. Feeling ko, guys, tingnan nyo, nakapag-load pa ako ng first batch ko na load. Guys, nagulat ako kasi makita ko sa inyo. Nirorotate ko ito. Hindi na siya nagpa-follow kung saan ko siya ilalagay. And nag-ikot na lang siya na nag-ikot. Usually, pag ganyan, bigla siyang mag-ano na, no, yung ilaw niya. Tapos that is the time na irorotate ko na siya kung saan ko siya gusto ilagay. Tagal niya, oh. Tagal talaga siya. Tignan niyo, guys. Tapos maya-maya, mawawala na yan lahat. Isa na lang yung matitira dyan. Guys, nag-give up na talaga itong washing machine namin. Alam niyo, sobrang tagal na talaga ito. Galing pa ito ng UAE, guys. Mura lang nabili ko nito, guys. Second hand ito ang nabili ko. Pero bago pa siya talaga. At ang may-ari nito, guys, is mag-asawang Amerikano. Dahil mahilig po ako sa mga second hand na mga gamit doon. Kasi magaganda naman kasi yung mga binibenta doon. Ang binibili ko yung mga gamit-gamit sa bahay. Dahil since alam ko naman na hindi naman kami titira na permanent doon. Ito, guys, ang washing machine. Isa ito sa nabili ko dahil that time wala kaming washing machine. So ito, nakapost siya, guys. First come, first serve ang nakalagay. 500 dirhams lang ito ang nabili ko. And tinignan namin ni Deepak yung original price na is nasa 2,750 yung kanyang original price. So LG ito at nabili ko lang siya sa 500. Binigyan pa nga ako ng libreng sabon at mga Downy ng may-ari nito, guys, dahil urgent silang babalik na ng Amerika. So kaya binenta na nila and isa po ako sa talagang ako yung kumbaga napili nila na bentahan ng washing machine na yan. Kumbaga is talagang nasortihan ako and nag-decide kami ni Deepak nung mag-settle kami na hindi namin to iiwan sa UAE, dadalhin namin dahil bagong-bago pa talaga siya at kung ibibenta rin lang naman namin, sabi ko kasi nabili lang namin ng 500, swerte talaga yung mabibintahan namin. At ang ginawa ni Deepak, sabi niya hindi dadalhin natin yan, eh nag-inquire kami, medyo mahal nga lang yung shipping nito papunta dito sa Nepal, pero mas mahal kung bibili kami dito. So kinonvert ni Deepak yung babayaran namin sa shipping, tapos ayon yung presyo dito. So mas mahal nga, guys, ano? So kaya sabi ni Deepak, okay lang, bayaran natin, dalhin natin to. So, nag-stay din siya sa amin, guys. So, mga 8 years din, I think, namin to nagagamit. Kasi 5 taon na kami dito sa Nepal. Grabe yung gamit ko nito. Hala, guys, yung aming washing machine. Ang mahal-mahal pa naman ng washing machine. At alas 10 na dito. Gusto ko maligo. Ayan, nag-brown out. Paano ako makakaligo? Mag-iinit pa ako ng tubig dahil yung heater namin, matagal yan lalabas yung init. At saka kahapon pala, guys. Wala tayong vlog kasi masakit yung ulo ko talaga. Bumili kami ng baboy. Pinili namin yung baboy na yung balat, yung taba niya. As in, manipis talaga. Guys, pumunta ako doon sa nakakonek sa amin. Dahil inantay namin siya. Hanggang ngayon, hindi niya yun nare-remove. Yung kuryente niya dito or yung meter. Kasi nga, guys, naglalaba ako. Tapos bigla na naman siya tumigil, namatay. Tapos nang boboiled ako ng tubig. Yan lang yung ginagamit namin, itong dalawa na ito. Nag-short circuit na naman siya, namatay na naman siya. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, tanggalin niya na daw yung araw na yun. Hindi niya, guys, tinanggal. Yan, guys, nag-board ako ng tubig dahil nga maliligo ako, namatay. Ito lang yung dalawa ang gamit namin, washing machine. Usually, hindi yan nangyayari. Kami na naman siguro, guys, nakakonect na naman sila. Ay, sakit sa ulo talaga ito. Ang ginawa ko, guys, nahiblad ako. Ako dun, guys, nahingal pa nga ako. Gawa nga umakyat ako dito. Nataas yung boses ko doon. Kasi lagi niya sinasabi kay Deepak, after one month. Guys, nakaalis na si Buwa. Kahit si Buwa, kinausap siya ni Buwa. Bago si Buwa umalis. Sabi ko talagang ako ang inantay nito na kumausap sa kanya. Kaya pumunta ako doon. Sabi pa niya, kumusta? Okay ka lang? Ganito, ganyan. Hindi ako nag-imig. Sabi ko, kailan mo yan kukuhanin? Sabi ko sa kanya. Kasi sinasabi mo, after 8 may na, after 2 may na, tapos ganyan-ganyan. Tapos hanggang ngayon, hindi mo yan nakukuha. Ano ang plano mo? Sabi ko kasi, nagkakaproblema kami sa linya, nagtitrip off kami, nasa short circuit kami. Kasi syempre, hindi yan maganda, nagkukonek kayo, ganito, ganyan-ganyan. So sabi mo, after 1 buwan, after 2 buwan, hanggang ngayon, hindi mo yan nakukuha. Sabi ko sa kanya. May sinasabi siya, hindi ko siya nagigets. After 7 days ko, ano, after 1 month or after, ano, sabi niya hindi, after 7 days daw. Sabi ko, sige, after 7 days ha, sabi ko sa kanya, kasi kailangan mo ipakuha or di kaya ako ang kukuha niyan, sabi ko. First time ko siyang kausapin. Tapos sabi niya, nagbayad na ako ng balance. Sabi ko, hindi naman yung pinag-usapan natin, yung nagbayad ka na ng balance. Ang sinasabi ko ngayon sa'yo,
kukuhanin mo yan. Kasi pag hindi mo yan kukuhanin, ako ang magpapakuha kay Bay na isa dito, sabi ko sa kanya. Ngayon ako na guys yung nakipag-usap sa kanya. Kasi itong asawa, ewan ko lang talaga, no? Kasi sumasakit talaga ulo namin ni Buha sa kanya. Sobrang tahimik siya ba? Although nagsabi na siya dito sa isa, sa kanya kasi parang nagsabi na siya okay na yon. Ganun ba? Hindi na siya magre-remind. Eh, medyo matagal-tagal na guys. Lagi na lang sila pag nakikita, kukuhanin niya. Tapos isang buwan sa akin, 7 days daw ngayon. First time ko siya makausap. And kasi nainis na talaga ako kanina dahil naglalaba ako, tumigil ito. At nagpapakulo ako ng tubig, tumigil din. Na wala man kami maginagamit. Makikita niya talaga. Hindi alam ni Deepak na pumunta na ako doon. Kaya kuhanin niya yan. Kasi pag hindi niya kuhanin after 7 days, tatawagin ko yung si Bay. At si Bay, papaano ko yan? Papatanggal ko yan. Maano siya sa akin guys after 7 days, sabi niya sa akin. Hindi ko siya nininipali masyado. Nag-i-English ako kasi nga galit ako para malaman niya. Malaman niya na ano. Kasi tahimik lang ako lagi eh. Hindi ako umiimik sa kanilang pinag-uusapan. So ngayon ako na ang nakipag-usap sa kanya. Guys, good afternoon. Yan yung ulam namin. Nag-adobo ako na baboy. Yung naswa ko kahapon. Teka lang, nag-blur yung camera natin. Wala na hipon. Ubus na namin ni Johan. Nag-salad ako. At papas! So, ayun guys, kain tayo. Thank you, Lord. First time ko ulit makakain. Oh, nang matagal. Baboy. Diba talagang baboy na adubuhin, no? Tinanggal ko yung mga taba. I remove the fats. Kain tayo, guys. Siguro, ano na? 1 o'clock na. Hanggang gabi na ito ulam namin. Naglaswa ako kahapon, oh. Ayan. Mga hipon na ubos na namin. Thank you, Lord. Kain. Sobrang lambot tong adobo ko. Kasi pinreserve cooker ko siya, oh. Super lambot. Guys, sabi ko magpa-araw ako dito. Kasi mga ganitong oras, halos naman lahat nagpapa-araw. Ayan yung mga sinampay ko dyan. Ako tayo dito sa upuan ni Buha. May isa din dito si Buha. Kompleto si Buha. Tingnan nyo guys. Ayan lang, vitamins ko. Lord. Oh Lord, sandali mo. Ito yung lamesa ni Buha. Ito yung upuan ni Buha. Oh. Basurahan. So ayan na, oh, naglaba na ako. Ayan. May araw. Hindi pa summer guys. Matagal-tagal pa dahil kahit ganito siya, oh. May araw, pero yung lamig ba? Yung lamig. Tapos, hindi kaya ng init. Walang lakas ang init. Tapos, windy pa. Pero kahit paano, maramdaman natin may init. Pero talo talaga siya ng lamig. Si Deepak, nag-aayos siya ng laptop. Yun nga yung laptop ng brother and sister nila na si Commander. Sarap ng aking adobo, guys. Ayan. Pagbigyan ko yung nag-connect sa amin kasi nagsabi siya 7 days. Sige, 7 days. Ang sarap ng init. Simula nung bumili na ako ng good for a week na mga gulay, hindi na ako lumalabas-labas. Kaya thank you, ate. May manok kami doon. May namarinate na ako na para kayuhan, mga manok. Nilagay ko sa freezer. And yung half, nilagay ko na sa chiller. Yes. Ngayon nakikita kasi ako dito guys, parang may ginagamit sila ng machine. Ewan ko lang guys, ngayon ang narinate ko sa airport yun na sobrang lakas. Tingnan ko nga guys, ako nakaandar pa rin guys. Kasi nga, tingnan ko lang, ay nakapatay na nga. Parang may hinuhugasan sila. Ganyan guys ang trabaho dyan. Parang break time ata nila kasi kumakain yung nanay ni Sabine. Parang ganyan, no? Hindi ko alam ano yun. Okay guys, pagbigyan namin siya, no? Kasi siya na yung nagsabi sa akin na 7 days. No? 7 days. So, simula ngayon, so mayroon na siya 6 days. Pag 7 days na wala pa, automatic ko yan, guys.
ipapakita ko sa inyo. Automatic ko yan, tawagin yan si Bay doon at tanggalin ko yan. Automatic yung kinabit nila sa baba. At kahit hindi siya magbayad, hindi ko siya sisingilin, pero wag lang siya magpakita din sa akin kasi anuhin ko talaga siya, guys, sisingilin. Kahit ayoko man na mamurasa sa kanya, magbayad ka, ganito ganyan, pero si Dipa kasi kaya niyang anuhin eh, tahimik si Dipa, kaya tumatahimik si Dipa. Pero ako kasi, kahit si Ama lang sabi na sa akin, Mila, tawagin mo si Bay, ikuhanin yun, huwag ka na dyan magsalita, yun ang sabi ni Ama. Pero kasi kanina nag-usap kami at nakiusap siya 7 days after 7 days. Kung kay Deepak, every time sinasabi niya after 1 month, after 2 months, nung last nga, diba, sabi ko kasi niyo kukuhanin, nag-antay na naman kami, nag-antay na naman si Deepak, wala, guys, hindi niya kinuha. So tahimik lang kami. Si Bua, parati si Bua nagsasabi sa akin kung nagbayad na daw siya, ganito ganyan. Tapos bago umalis si Bua, nagsabi si Bua ulit sa akin na patungkol ito kay Bay, na ganito yung kanyang kuryente dyan, ganyan ganyan. Kasi si Bua, concern ba? Talagang kasi syempre aalis siya eh. Dito si Bua, ako kanina kasi nahigad ako kasi 2 beses nag-tripin niya kasi washing machine ngayong gamit ko at saka yung kettle nag-init ako dahil nga maliligo ako. So 2 beses siya namatay. So 2 beses ko rin si Deepak. Talagang ginigising ko siya mag-on ng breaker. So kaya sabi ko kay Deepak, kinausap ko siya, pinuntahan ko doon, walang alam kasi si Deepak kung ano yung ginawa ko. So sabi ko sa kanya, kinausap ko siya at sabi niya sa akin after 7 days daw. Sabi ko pag hindi niya yan inano after 7 days, ako ay talagang anuhin ko si Bay doon. Promise ko yan sa inyo, guys. After 7 days. Ngayon, may 1 week siya sa, may 1 week siya dito. Kasi ang ginagawa niya kay Deepak, sabihan niya si Deepak after 1 month. After 1 month, wala. Wala, guys. Ngayon, tingnan nyo, malis na si Ama. Nung nandito nga si Ama, di ba, nagsabi ako kay Ama, kinausap siya ni Ama. Tapos, nung after nila mag-usap ni Ama, bumalik si Ama sa bahay. Sinabihan ako ni Ama, Mila, after 2 months daw, Mila. Sabi niya yung Ama sa akin, ha? After 2 months. Kasi nangungulit din ako kay Ama. After 2 months daw, sabi ni Ama. Kasi daw nag-apply, di ba? Sinabi ko rin yun sa inyo. After noon, guys, ngayon, wala. Umalis na si Ama, di ba? Mahigit 2 buwan na nakalipas. Pas wala na dito si Ama, guys. Wala. No, kasi si Deepak na naman yung nangungulit sa kanya, ganito, ganyan, ganyan. Kasi that time, may balance siya. Mga 5 plus eh, kay Deepak. Tapos, pumunta siya dito. At saka may sinasabi siya, Christmas daw. Siguro nag-ask siya ng discount or hindi ko lang alam. Nang sabi niya kanina, kasi nahiblad ako, pumunta talaga ako dun ura-urada, guys. Medyo tumaas na yung boses ko kasi nakita ko talaga siya parang naiirita ako kanina sa pagmumukha niya ba. Maalala ko yung kanyang mga sabi-sabi kay Deepak. Kanina, nakiusap din ako kay Bay na i-off. Yung kasi hindi ko alam saan yun ino-off eh. So kumakain si Bay, after kumain si Bay, bumaba na ako, pinatay ko. Tapos pumunta siya dito. Kasi pinatay ko, diba? So igising na si Deepak, nakiusap siya. Sabi ng sister, don't off. Sabi niya ganun. Don't off daw, sabi ni Deepak. Huwag mo na lang i-off kasi nakiusap siya sa atin. So 7 days. After 7 days na hindi pa niya kukuhanin yan, that's the time, pull out na natin. Sabi ko, oo, kasi ikaw, huwag ka kasi tatahimik. Ako this time, sinabi na niya. So dapat, itong time na to, kailangan wala nang usap-usap. Ipabunot ko talaga yan kay guys, kay Bay. Nagdada na naman ako dito sa inyo, guys. Nantay ko lang yung last mga medyas yun, mga brief yun. Alam nyo ba, umu-okay yung pakiramdam ko pag nag-stay ako sa araw, guys. Wala pang washing machine. Ay, thanks God. Akala ko, guys, masira na yung washing machine namin. Kung masira man yan, tanggap ko na. Dahil lumang-luma naman talaga yan. Pero wag muna sa ngayon dahil mahirap masiraan ang gamit at lalo mahal dito bumili. Mandira kasi nasa village. Bukas pa si Mandira. Her boyfriend? No! Ay, boyfriend dyan daw, guys! Her boyfriend! Oh my God! Who is that, Kansi? My sir. Ay, your sir. Si professor pala, teacher. Not boyfriend. Maybe he's already married. I don't know. What
what he want? He called you? Yeah. Why he called you? What he want? To come tomorrow. For the school? Yeah, college. Why is the one who is calling? Why is the one who is calling? Not the school. It's like now we have to join office na. For the office? Practice. Ah, like a intern. Yeah, intern. Yeah, intern so in have, us, diba? So diba I have to do intern for 3 years now. 3 years? Yes. Ilang taon ba ang mapag nag-intern ka? Yeah. Three years. Where I you will go? Practice. So I'm searching for the office na. So this one is one of them. Alakan, so you will go me, office na. He called me for interview tomorrow. He called you also? Yeah, interview for tomorrow. He's where? Son. He's the one who will interview you? Yeah, tomorrow. But he is your professor. Not professor, that the office sir. He help you? Yeah. Other classmates? Or only you he help? Only the past student. Other already joined. Other are still searching like me. So tomorrow you have interview. Guys, please pray for Indira. Tomorrow she will have interview. What work you will do? What kind of job? Like what we study, we will like practice. Like in accounting? Yeah. Accounting, kasi magaling. Magaling to sa math. She's very good in calculating. But now I don't need to go college. I can study in the school. Where is home? In the day, I will work in the office, and in the night, I so can So your study. Sir help you, huh? Make sure he is not married. I don't know. Hello! How old is he? I don't know. Maybe I just sent CV, no? But so you said he is your sir. He is teaching. Like my senior, no? I have to tell sir. I thought in the school teaching, no, you know? No, ay, hindi. Iba pala pagkaintindi na. Office, just joking office, only. Yeah, just know, joking. Just joking only, Kanchi. So, yeah. Tomorrow you'll have interview. Yeah. You should be wearing corporate look. Yeah, formal. What you call that one? Same with Narayan Bai? Abroad. What? For study? Yeah. You should show me. I don't want. What? Pabilis. Pabilis man niya. Hindi ko natuloy mag-guess. I forgot na guys. Kasi iba kasing curriculum nila eh. Like, kahit tapos na sila sa college, kahit dito. What na Narayan Bai is doing in Australia? That one? Board? Not board. Masteral. Master. Yeah. For now, she don't have plan to go abroad also for studies. Because I have dreamed on for 3 years. Yeah. So, for your own good future. But we cannot see, no? It's like God... God plan. Yeah. So, ayun guys. I-end ko na yung vlog. Nag-chika-chika na kami ni Kanchi dito. And pray nyo si Indira that she will get the intern job. Ayun. But at least, at the same time, she will get salary also. Because she don't have money. Tawa ko, Indira. So, ayun guys. Bye-bye. God bless us all. And I love you. Ingat kang lahat. Bye-bye. Bye-bye. Happy Monday.